Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang kanta ni Heber Bartolome na Tayo'y Mga Pinoy ay naging kalahok sa kauna-unahang Metro Manila Popular Music Festival noong 1978 at naging finalist pa nga ito? Ang contest na ito ay taunang paligsahan na ang layunin ay maipromote ang musika at awiting Pilipino, kung saan ang nagbuo nito ay si Teodoro Valencia at si Aimee Marcos. Lumalahok dito ang mga songwriters at mga singers para mag-interpret ng kanta. At ang kompetisyong ito ay nagtapos noong 1985. Muli na lamang itong na-revive ng GMA Network noong 1996 hanggang 2003 bilang Metro Pop Song Festival. Sa totoo noong 1978 Metro Pop Music Festival ay naging entry pa ang kantang anak ni Freddy Aguilar. At katulad ng Tayo'y Mga Pinoy ni Heber Bartolome ay hindi rin ito nanalo. At ang nakakuha ng grand prize ay ang Kay Ganda ng Ating Musika ni Ryan Cayabyab. Pero sa paglipas naman ng mga panahon, ang Tayo'y Mga Pinoy nitong si Heber Bartolome ay naging protest anthem ng mga Pilipino, kung saan ay naging isang makabayang kanta pa nga ito, na naging part pa ng isang kanta ni Francis M. na Mga Kababayan Ko na lalong nagpasikat sa kanta. Si Heber Bartolome ay isang composer, singer, gitarista, manunula at painter. Ang impluensya ng kanyang musika ay Philippine folk. Siya ay nagtaguyod ng Banyuhay. Ito ay isang protest band na nagpasikat ng trademark sound na kubing, isang native musical instrument sa ating bansa. Itong si Heber ay tubong kabanatuan sa Nueva Ecija. Bata pa lamang ay mahilig na talaga siya sa musika. Nakapagtapos ng fine arts sa UP at naging professor ng literatura sa De La Salle University. Siya ay naging isang magaling na musikero sa loob at labas ng ating bansa. At naging bahagi rin siya ng mga samahan ng mga musikero na nagtataguyod ng musikang sariling atin. Pero kamakailan lang ay binawian na siya ng buhay, ito lamang November 15. Pero nananatili naman ang kanyang alaala sa mga iniwan niyang musika. Alam mo ba na dahil sa walang eksaktong nag-i-exist na records o dokumento na kung saan nagmula ang pangalang Marikina, sa ngayon ay mayroong iba't ibang mga alamat at mga kwento na mula sa mga matatanda ang pinagbabatayan nito. Isa rito ay sinasabing nagmula raw ito sa pangalan ng isa sa nagtayo ng Jesus de la Peña Chapel, ang pare na nagngangalang Marikina, na siyang naatasang magbinyag ng mga bata sa pagiging katoliko sa lugar. Kaya naman sa kanya ipinangalan ito. Ang sumunod naman na kwento ay bago pa raw dumating ang mga Kastila sa Marikina, ay meron daw isang magandang babae na nakatira sa lugar na nagngangalang Maria Huina. At dahil daw sa kasipagan at sa pagiging maalam sa negosyo nitong si Maria Huina, siya ay naging mayaman at iyon ang dahilan para makatulong siya sa mga taong nangangailangan. At umabot pa nga ang kanyang pagiging tanyag sa kabuuan ng Maynila. Isa naman sa mga kwento ay habang itinatayo naman daw ang kapilya ng Jesus de la Peña, kung saan ang mga nagsusupervise dito ay mga katolikong pare at ang mga trabador naman ay mga Pilipino, kung saan ay nagkakaroon daw ng mga language barrier at madalas na hindi pagkakaintindihan. Hanggang sa matapos na nga ang kapilya at hanggang magtanong na nga ang isa sa mga pare kung ano na ba ang estado ng ginagawa ng mga Pilipinong trabahador o ng kapilya nga. Dito ay ang isanagot daw ng isang trabahador na Pilipino ay marikit na po. Isa rin sa kwento ay nagmula raw ito sa isang magandang syudad sa isang probinsya sa Espanya na ang pangalan ay Marikina. At ang pangalang iyon ay ang ipinangalan nga ng isang pare na namalagi naman sa sinaunang Marikina dito sa ating bansa. Hanggang noong 1901 ay binago na lang ang pangalan at pinalitan ng letter Q ng letter K. Meron namang isang talasak sa kasaysayan na ang Marikina ay tinatawag ng Marikitna noong 1787. Hanggang sa naglaon na nga ay ginawa na itong Marikina. Ayon kay Dr. Trinidad Pardo de Tavera, ang pangalang Marikina raw ay para sa karangalan ni Kapitan Bariker T. Marikina, na siyang namuno sa sinaunang bayan noong 1788.
Bukod sa mga kwentong ito ay meron pang isang kwento patungkol naman sa istatwang si Marikit na matatagpuan mo sa tabi ng ilog ng Marikina. Ito ay dahil ayon sa alamat ay siyang pinaniniwalaang kauna-unahang aksidenteng nalunod sa ilog. At dahil nga sa dami ng mga alamat at mga kwentong bumabalot kung saan nga raw nagmula ang pangalang Marikina ay hanggang sa ngayon ay hindi ma-identify kung alin ba talaga dito ang totoo. Alam mo ba na matapos ang mahigit 2 dekada ay muling nasungkit ng isang Pilipino ang US Open Pool Championship o ang US Open 9 Ball Championship. At ito ay sa katauhan ni Carlo Biado. 1994 iyon ang huli itong mapanalunan ng alamat ng bilyar sa ating bansa na si Efren Bata Reyes nang talunin niya si Nick Varner. Kung saan ang laban pangaraw na iyon ay ang isa sa nagpasikat ng gusto at nagpakilala kay Efren sa buong mundo sa larangan ng bilyar. Pero matapos ang pagkapanalo niyang iyon ay naging tagtuyot na para sa ating bansa ang kampyonato. Sa mga sumunod pang taon 1995 hanggang 1997 ay puros runner-up na lamang ang nakuha ni Efren. At matapos iyon noong 2005, bagaman masabing may lahing Pilipino itong si Alex Pagulayan, ang pagkapanalo niya naman sa US Open ay para sa bansang Canada. Sa magkakasunod na taon 2005 hanggang 2008 ay puros mga runner-up lamang ang nakuha ng ating mga kababayan na sina Amang Parika, Rodolfo Luwat at Ronnie Alcano. 2012 hanggang 2014 naman ay naging runner-up din itong sina Dennis Orgullo at Lee Van Cortesa. At matapos nga iyon, nito nga lang taong ito 2021 ay winakasan na nga ni Carlo Biado ang tagtuyot. Ito yun ang mapanalunan niya nga ang titulo kung saan ay tinalo niya sa score na 13-8 ang Singaporean na si Aloysius Yap. Itong si Carlo Biado ay tubong Rosario sa La Union. Katulad ng mga magagaling na Pilipinong billiard player, bata pa lamang siya ay naglalaro na siya nito. 2004 iyon nang magsimula siyang maging profesional. 2015 naman nang makarating siya sa final ng WPA World 10 Ball Championship. Kaya nga lang ay hindi siya nanalo. Pero noong 2017 ay nanalo naman siya sa Men's 9 Ball sa 2017 World Games. Subalit muli na naman siyang nabigo sa final ng World Cup of Pool noong 2019. Pero ito nga lang 2021 nang muli nga siyang makapagbigay ng karangalan at maitala siya sa kasaysayan ng ating bansa. Ito ay dahil nga sa pagkapanalo niya sa US Open Pool Championship. Alam mo ba na muntik nang maipalibing ni dating Pangulong Erap ang labi ni dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani noong panahon ng kanyang termino? Ito ay ayon mismo kay dating Pangulong Ramos. Ayon kay Pangulong Ramos ay hindi pa man umuupo sa pagkapangulo itong si Erap, ay meron na daw talaga itong plano na ipalibing ang dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Ito ay dahil may usapan na raw itong si dating Pangulong Erap at ang mga Marcos. At ilang linggo bago umupo sa pagkapangulo nga itong si Erap ay naipahukay na nga niya ang libingan. Pero ito mismo ang si dating Pangulong Ramos ay tumutol dito. At matapos ang pagtutol na iyon ni dating Pangulong Ramos ay nagsipaglabasan pa ang iba pang mga tumututol at ang mga kritisismo laban kay dating Pangulong Erap. Ito ay dahil nga sa gagawin niyang pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos. Kaya naman ang planong pagpapalibing na gaganapin sana noong July 11, 1998 ay napospon. Hanggang sa tuluyan na nga itong hindi matuloy nang maalis na sa pagkapangulo si dating Pangulong Erap. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.